Okay, so wala nang paligoy-ligoy guys. So, itong topic na to is about sa bagong labas na product ni Apple. So, ito nga yung MagSafe charger. Ayan, so, itong MagSafe charger guys, saka itong ibang mga charger natin is lahat yan original. And lahat yan, bibili sa Shopee ko, isearch nyo lang na IETV Tech Shop. So, ayan, available to sa akin guys. Mayroon tayong stocks. So, ito. Punta na tayo sa MagSafe charger. Ayan. So, ano ba itong MagSafe charger, guys? Unang-una, guys, designed itong MagSafe charger sa iPhone 12, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max. So, ito, bali, bibigyan ko kayo ng scenario. Meron kasing bumili sa Shopee ko itong MagSafe charger, and ang device niya is iPhone XS Max. So, kaya kasi siya tinawag na MagSafe. Si iPhone 12 kasi, yung likod nun, meron siyang bilog sa loob na dun kakapit yung magnet. So, kaya MagSafe siya yon, magnet safe. Kumbaga ganun. Tapos, wireless charging na siya or wireless charger na siya. So, ang mangyayari niyan, kapag nakakapit siya dito, ayan, kumbaga, syempre, magnet nga, may magnet sa iPhone 12, tapos may magnet dito. Then, pag sinalpak mo siya, nakakapit yan. So, hindi siya mahuhulog. Kumbaga, balance yan. Gumaganyan-ganyan lang siya. So, mamaya papakita ko sa inyo yun. Pero, since wala tayong iPhone 12, hindi ko madedemo sa inyo na nakakapit talaga siya. Kumbaga, papakita ko lang sa inyo yung magiging itsura niya. So, ito na nga. Meron kasing bumili sa Shopee ko na hindi daw gumagana yung sa magnet. Hindi daw nagpipit. So, yun yung sagot doon. Designed kasi siya, itong MagSafe na to, para sa iPhone 12, 12 Pro, and 12 Pro Max. Pero, yung wireless charging feature, gumagana dito. So, kahit Android device, gumagana dito. Mamaya, i-demo ko sa inyo yan. So, i-unbox na natin tong MagSafe charger ni Apple. So, ayan yan. Unbox na natin siya. So, ito siya. So, ito sa box. Syempre, ito. Hindi mawawala yung manual. Ayan. Then, ito yung device mismo. So, ayan siya, designed by Apple in California. Then, ayan yung itsura ng MagSafe. So, ayan siya. Ayan siya, guys. Anyway, guys, one thing na kailangan nyong malaman is itong MagSafe USB Type-C yung dulo niya. So, kakailanganin niya ng USB Type-C na power adapter. So, ito yun. Ayan. USB-C power adapter. So, kailangan niyong bumili nito para gumana tong MagSafe niyo. So, ayan siya. 20 watts USB power adapter. Ayan. Okay. So, wala na tayong paligoy-ligoy pa. So, i-demo ko na siya sa inyo. So, ito, tandaan nyo guys, kailangan nyo na itong adapter na to, itong 20 watts, or kahit ilang watts, basta USB-C na power adapter. So, ito, sasaksak ko lang. So, ayan siya. So, bali gumagana to guys, itong ano natin, itong MagSafe charger sa iPhone 8 Plus hanggang sa latest iPhones ngayon, na which is iPhone 12 Pro Max. So, ito, makikita nyo na meron tayong iPhone 7 Plus dito na wala naman itong wireless charging feature. So, hindi siya gagana. So, yan, kahit ilapag ko, hindi siya nag-charge. Diba? So, ito, meron tayong isa pang device. Ito yung iPhone XS. Ayan, so, pag ito nilapag ko, gagana yan. Dahil meron siyang wireless charging feature. So, ayan, nakita nyo. Nag-charge siya. Diba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung about sa magnet. Since iPhone XS itong phone ko, then iPhone XS Max yung gamit nung isang nagre-reklamo. Ang nire-reklamo niya is yung hindi daw kumakapit sa likod. Uulitin ko guys ha, kumakapit to sa likod kapag ka iPhone 12, 12 Pro, and 12 Pro Max ang device nyo. So ayan, makikita nyo na gumagalaw siya diba? Ayan, hindi siya kumakapit, hindi siya nag-i-stick sa gitna. Pero ang point dito is gumagana yung wireless charging niya. Ayan, dahil nga kasi si MagSafe, wireless charger yan. So, bali kapag ka ang device mo is iPhone 8 or naka 12 Pro Max ka, ayan, gagana yung wireless charging
picture niya. So bale, may mga iba pa nagtatanong na sa iPhone lang ba siya gumagana. So bale guys, gumagana rin siya sa mga Android devices na merong wireless charging feature. Tulad na lang nitong Note 9. So bale, itong Note 9 na to guys, meron siyang wireless charging feature. So ewan ko lang dahil medyo makapal yung case. Ayan, tingnan natin kung gagana. So ayan guys, gumana siya. Kita nyo ba? Hindi ko lang alam kung kita nyo. Pero ayan, meron siya dito. So ayan, ulitin natin. Tinanggal ko yung cover. Tapag natin. So ayan guys, gumana yung wireless charging feature niya. So ayan, since may wireless charging feature si Note 9, so ayan yung sagot sa tanong nyo. Gumagana siya sa Android basta merong wireless charging feature yung Android mo. So paano ba malalaman kung may wireless charging feature yung Android mo? Simple lang, i-search mo lang sa Google yung specs ng phone mo. Doon mo malalaman na merong wireless charging feature yung phone mo. So ito guys, uulitin ko, itong iPhone XS. Ayan. So gagana yung wireless charging feature, pero yung pagkapit ng MagSafe sa likod, hindi siya gumagana. Ayan. Pero tingnan nyo, ayan. Kumakapit siya ng konti lang, pero hindi katulad yung sa iPhone 12 or 12 Pro Max na talagang kapit na kapit. So ayan. So ayan, nahuhulog, pero kumakapit siya konti. Ayan, nahuhulog-hulog na lang. Pero naiaangat ko pa siya. So bali, kapag ka nagkaroon tayo ng device na iPhone 12 or basta kahit anong series ng iPhone 12, gagawa ulit ako ng panibagong video at idedemo ko sa inyo kung paano gumagana sa iPhone 12 itong MagSafe. Anyway guys, kung need nyo ng original 5 watts na power adapter, 2 meter na USB-C to Lightning, then Lightning to USB, so ayan, meron tayong 2 meters and 1 meter. All original to guys. Ayan. Original tong mga charger natin. Then, i-search nyo lang sa Shopee, IETB Tech Shop. And ilalagay ko rin yung link ng Shopee account ko sa description nitong video na to. So, I hope guys na nagustuhan nyo itong topic natin. Marami pa akong mga ilalabas na video about iOS and Android. See you guys on my next video.